Tingnan naman natin ngayon ang paggamit ng clone object, yung copy, instance, saka reference. Sige, gawa muna tayo ng box. Kailang kahit na anong size. Lagyan natin siya ng konting height, signal. Yan siya. Ngayon, kapag hold mo yung shift, then click and drag, ibig sabihin, clone yan. Ngayon, itong tatlo, didiscuss natin, copy, instance, saka reference. Sa copy muna tayo. Ayan. Sunod, click mo ulit yan, then shift, copy, instance, then ulit, shift, click and drag, reference. Talagyan natin ito ng mga pangalan, punta sa top. Ito yung pinakahuli. Time text. Ito yung copy. Ayan. Shift. Copy na lang din natin kasi hindi naman yun yung ano natin. Object naman. Ang topic natin. Instance. Reference. Okay. Itong original, lalagyan ko to ng effects ng modifier dito. Lagyan natin ng bend. Lagyan ko sa 90. Napansin nyo, yung instance sa ka-reference, sumunod sa kanya. Diba? So, lahat ng gagawin mo dyan, susunod yung dalawa. Paliwanag natin bakit. Unahin natin yung reference. Itong reference mula sa original, ito yung original. Bawat gawin mo dito, mangyayari dito. Lahat ng gawin mo dito, lagyan natin siya ng edit poly. Taas natin siya, mangyayari yan dito sa reference. Ganun din sa instance, pero sa reference muna tayo. Hide natin muna itong dalawa na ito. Yan. Hide muna natin yan. Ito muna tayo mag-concentrate sa reference. Diba? Kapag ilagay natin siya ng effects dito, mangyayari dyan. Ando natin. Pero, kapag itong copy, itong reference na to mula sa original, nilagyan mo siya ng tagal natin itong bend. Yan. Wala na yung bend dito, wala na yung bend dyan. Ito ngayon lalagyan natin ng effects, kung mag-i-effect yun doon. Lagyan natin ng bend. 90. Hindi siya sumama, yung original. Ibig sabihin lang, na kapag instance reference ang pinili mo, lahat ng gagawin mo sa original ay mangyayari dito sa reference niya. Pero kapag yung reference niya, ginalaw mo, may ginawa kang kahit na ano dyan, hindi sasama yung original. Balik natin sa dati. Ando lang natin.
natin to. Bend, di ba? Ibe-bend natin siya. Along Z. Yan. Tapos, ito, apply natin po na bagong bend. Along X. 90. Pansinin nyo, hindi siya sumusunod. Yan ang difference ng reference. Ngayon, i-hide naman natin to. Unhide all natin. I-hide naman natin tong reference. Tapos na tayo dyan. Itong instance ang common na ginagamit ko. Kasi, di pa kanina, itong reference, in-apply natin ng panibagong bend. Yan. Pag in-apply natin yan, bend, paste, madadamay ito. Once na ito nadamay, automatic ito madadamay. Bawat idagdag mo dito, na apektado ito, mapupunta din dito. Tignan natin. Edit poly. Diba? Apektado pa rin siya. Kasi ito yung original. Original sa ka-instance. Lahat ng gawin mo sa bawat isa, mangyayari. At kapag may ginawa kang reference mula dito sa original, na may ginawa kang instance copy, madadamay siya. Kaya, hindi ko madalas ginagamit ang reference. Dito lang ako sa dalawa. Mostly copy. Okay lang umulit ako na umulit. At least, alam ko yung mga madadamay sa kahindi. Okay na tayo dyan. Ngayon, itong copy, individual siya. Kahit anong gawin mo dyan, walang maapektuhan kundi yan lang. Sarili niya lang. Hindi apektado lahat. Kaya kapag ginawa mo copy, let's say, dito, gumawa ka ng bend, 45, let's say, ganyan lang. Okay lang sa akin yon, kasi nakakopy naman to eh. Copy, then, click mo dyan, right click, paste instance. Yan. Instance, para, kapag binago ko, damay din siya. Diba? Pero, yung box, kapag binago ko, hindi na madadama yon. Yung effects lang. Diba? Kaya, ang copy, ay individual lang siya. Lahat ng gagawin mo dyan, sa kanya lang. Yung instance, meron silang common properties. Na bawat gawin mo dito, mangyayari dito. Gawin mo dito, mangyayari dito. Yung reference naman, nakabase lang siya sa original. Kung anong ginawa mo sa original, mangyayari sa kanya. Pag may ginawa ka dito, hindi mangyayari sa original. So, kaya be careful. Kapag gagamit ka ng reference, tapos gagamitan mo ng instance with the same object, mas maigi gamitin mo na lang instance or copy. Kasi meron namang right click, copy paste. Okay. Sana naintindihan nyo. Kung hindi naman, mag-message lang kayo sa akin at ipapaliwanag ko pa ng mas malinaw.